itong kaalaman kung paano mapanatiling malusog ang ating pangangatawan. Mahalagang paalala kung ano ang dapat nating iwasan at dapat gawin upang mga sakit ay malunasan. Lahat yan dito mapapakinggan sa isang oras na programang Skyscrapers Health Program. At ngayon, pakinggan natin ang lisensyadong wellness consultant, health coach, Eddie Mahilom. Magandang umaga buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po ang araw po natin? Live po ninyo akong makakasama until 11 a.m., 10 to 11, isang oras po na tayo po ay magtatalakay ng mga iba't ibang mga topics or ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kalusugan, no? About health information, and then ang ating purpose is guide natin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Ito po ang aking programa. This is our guide to a healthy living. No? Gabay sa magandang kalusugan o sa pamumuhay na may magandang kalusugan. At ngayong umaga naman, ang aking cellphone number ay 0921-604-4155. Oh, that's my cellphone number. You can send your messages, your inquiries, questions, positive comments, or suggestion sa aking cellphone number 0921-604-4155. Mayong aga sa aton ng mga partners kagapamati sa aton sa whole Bacolod City through DYRL Bacolod City, andra sa Iloilo, sa Panay Island, kag sa tanan nga mga lugar nga nagapamati kag naga-follow diri sa aton nga program. Live po itong ating programa, ha. And then maayong buntag Davao City. Good morning everyone sa mga nakikinig sa atin sa buong Mindanao. No, maayong buntag sa tanan natong mga tigpaminawan sa Bohol. Buenos dias amigos amigas sa mga taga Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Maupay na aga sa mga taga Tacloban at sa mga kababayan natin sa Surigao, Siargao and Dinagat Island. Marajaw jaon nga buntag kaninyong tanan. Okay, hindi na po natin patatagalin pa. Ang ating programa ay atin pong sabayan ang ating cha-cha music ngayong umaga, lalo na ang napakasarap na partner natin, ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa ating pang-araw-araw na kalakasan.
Ryan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, mi, fa, sol. Yan, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kumusta, kumusta, kumusta po mga kababayan? At kayo po ay malayang mag-text ngayong umaga sa aking cellphone number. Kung wala naman kayong load, makinig na lamang kayo. At kung meron naman kayong load, ay pwede kayong mag-text. At pumunta kayo sa ating live streaming video over Facebook. At andun po ang ating live streaming ngayon. Hanggang alas 12 po yan ang tanghali. So kung wala kang extra load pang text, pero meron kang internet connection, pwede ka mag-post ng greetings or comments mo doon sa ating live streaming video ngayong umaga para kagad-agad natin mabigyang pansin, okay? Sige, sa umagang ito ay pakinggan muna natin ang balitang kape mula sa ating mga kapartners sa kalusugan, partner MG Mondihar at mga tagapagbalita. Entrada pa lamang ng taong 2020 ay nabiyaan agad ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa nagdaang National Customers' Choice Annual Awards o NCCAA. Coach Eddie Mahilom, tinanghal bilang Most Achiever in Business. Narito ang report. Sinalubong agad ng bagong award ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa pagpasok ng 2020 matapos itong gawaran ng parangal sa National Customers' Choice Annual Awards o NCCAA ngayong taon. Most Outstanding 10-in-1 Coffee Brand at Most Achiever in Business si Coach Eddie Mahilom, kung saan personal itong tinanggap ang award sa Diamond Hotel sa Maynila. Customer satisfaction ang batayan ng NCCAA sa lahat ng nominees. Nakatangi ang taglay ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Kailangan masatisfy natin ang mga customer natin sa produkto na yung kanilang binayaran ay value for money. Importante yan dahil requirement ng Department of Trade and Industry na 75% ng binayad ng tao ay masatisfied sila. At na-meet natin yun na requirement para po ay mahalin at tangkiligin ng mga kababayan natin ang ating produkto. Ayon sa organizers ng NCCAA, world-class ang kalidad ng award-winning coffee na may pagmamalaki nating mga Pilipino. Napakagandang pagkakataon po ito. This is a very big privilege for us na mabigyan po kami ng isang award na kung saan nakakuha ng mataas na satisfaction sa mga customer namin. And this is not just an ordinary event, this is a National Customer Choice Annual Awards. At malaking event talaga ito. Kaya this is a good marketing tool for all of us na nagpo-promote ng ating produkto. Bago matapos ang 2019, ay humakot din ng pagkilala ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee mula sa iba't ibang mga award-giving bodies na kumikilala sa sarap at sa magandang epekto ng kape sa kalusugan ng tao. Okay, our assurance this year, we will maintain the quality, the efficacy of our product. At hindi kayo manghihinayang. At sasabihin ko ulit, stay healthy this year 2020. Nag-uulat, ito si MJ Mondihar, SMNA News. Alright, thank you MJ Mondihar sa Balitang Kape. Dahil tayo po ay recognize nationwide and worldwide sa napakasarap at napaka-epektibong Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee na siyang hinahanap-hanap natin bawat umaga. Okay, makinig muna tayo ng ilang testimony ngayon para sa mga hindi pa nakarinig. Tay, maayong aga. Maayong aga, man. Tay, sino gani atong pangalan? Ako gani si Agiding Aginaldo Robles. Tagay po na Pontevedra, kapis ako. Ah, okay. Dito ko nag-start, pero subong, din ako sa Santo Niño, Barangay 1, Bacolod City. Ah, nagsaylo ka digiri sa Bacolod? Oo.
Alin ako diri kay naga-mission ako sa Amon Relion. Ah, pila na tayo imong nga kwan? Pila na imong edad? Nagapangidaron ako karon siyang 86. Ah, okay. Titay, isang paggamit mo sang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, ano ang mga benepisyo nga mabatyagan mo sa pag-inom mo sang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee? Abi mo, kadako, gid, ang nabatyagan ko paggamit ko siya ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Okay. Kaya ang ako nawa, why na nagsakit kaya akong tuhod? Kagingin okay. Mapag-gross ang akong nga panglawas. Okay. Mapag-gross ang akong pamatyag. Kadaw, doon nag-aawan na paminsaron ko. Tilawin nyo ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee kay manami. Gid nga ba mabatyagan man ninyo ang nabatyagan ko. Okay. Hindi ko nagbalik ako subong sa pagbakaliwat sang duha naman kakarton sang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee kay nabatyagan ko nga maayo gid ang alibyo sa akong panglawas. Maayong pangihi ko, maayo ang tulog ko, mayong kaon ko, mapag ang lawas ko mapagros. Ah, okay. Mayo gidya gali ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa imong lawas. Titay, before ta mag tapos aton nga pag imong testimony, ti pwede mo ma-invite ang mga aton yung mga televiewers na sa paggamit sang amo gani na nga tilawin niyo. Ano pang naulat nyo, tilawin nyo ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Kaya mabatyagan nyo ang nabatyagan ko. Hindi ko mabutin sa inyo. Kaya ako pala inom yung kape. Pero gimbayaan ko mga kape ngayon ko ang kape. Nagkaklain ang sulok-sulok ko. Ah, okay. Sige pero tayo. Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, wala agad ko si may nabatyagan nga nagilab dyan ko. Kundi nagpagros pa gani ang pamatyag ko. Kaya ang ako mga tuhod. Tilawin nyo, ano pang naulat nyo, tilawin nyo. Ining Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Ati okay tay, ti madamo gid nga salamat. Amo ato si Tatay Aguinaldo Agiding Robles nga taga Rojas nga nagsaylo sa diri sa Bacolod City. Tay madamo gid nga salamat sa imo nga pag at time sa pag istorya sa aton nga pumuluyo sa Bacolod or sa diin man nga pag-share sa imo nga mensahe regarding sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Salamat. Madamo gid nga salamat. Salamat man. Salamat gid nga madamo. KR, good morning sa liwat, no? Ako gali si Tuto Chubby sa programa ni Coach Eddie sa DYRL Abian Radio Bacolod, no? Ari naman subong kita, may isa naman kita kabisita subong si Carmelo, no? Mutisido, no? Taga Bacolod. Carl, nang tingala ko nga kagwapo sa imong tingog. Anong sikreto mo subong man nga kagwapo sa imong tingog man? Well, siguro it's time for me to reveal para okay. Sa mga pitanay, no? Okay. May sikreto siya gali. Yeah, tingala ko nga perti kagwapo sa iyong tingog. Pagod. Okay. Anyway, yung ako yung sikreto so gusto na gamit ko sinisang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. So, amun siya mga kabiyanan, amun siya nga ako nga luya, gid niya ipabalo nga sikreto sa inyo kung kaya ko yung mag-gig 3 hours nga straight nga wala break. Tingala ko gani, katanaw daw ko si mo YouTube kag sa mga gig mo, perte, so, gid yung power mo yan. Kaya, gid niya kaya. As long as may ari, kanina ka pa nalupsot, gid niya sa kaugatan mo yan. As long as makainom, gagid, ang pag-inboost ng energy mo yan, mamba mo gid niya 24/7. Kag kung ari ha, ang isa pag-gid ka tip, kag isa ka info, no? Kung kinatuyo ka, kaya niya kaya patulogon. Kaga pwede niya kamagaan yes, sa mahabuok na pagtulog. And at the same time, kung hindi ka man katulog, kadamo ka ulobrahon, ginapasa kaya pagod ang imong endurance or energy, kumbaga, nga magpadayon ka kung magtayo yun sa mga obra. So, kung ako sa inyo, mag-order ka mo sa inyo. Anyway, Carlo, day lang, no? Pwede mo masaysay sa amon kung sa diin ka gali na gali nga mga contest nga gininterhani mo gani? I remember that was 2010. I joined Pilipinas Got Talent Season 1. Okay. The next competition, national competition is Tawag ng Tanghalan, 2017, 2018. And recently, 2019, I also joined in The Clash. Okay. And this year, my video got viral and nag-ano siya. Tingala ko gani, Carlo, nagagakadala ka sa final. Because ang sikrito, mo gali, why ko yung kabalo yan? Amugin siya. Ako sa Eddie, 10-in-1 Healthy Coffee. Yes, gali, so, yes. Grabe, gali mo sikrito. Kung mga pay ko, hindi, kumbaga hindi kompletong adlaw kung wala agad niya. Okay.
Anyway, no, subong man, nagapasalamat kita kay sa atong bisita nga si Carmelone Montesido, no. Madamo, iga salamat sa tinion nga ginhatag mo sa amon. Ang imo gali sikreto, Coach Eddie, 10-in-1 healthy coffee. Basta healthy coffee, Coach Eddie. Amo na yung galiyon. Madamo, iga salamat. Isa pa ka testimony engineer from Mindanao na naman para at least yung mga hindi nakakarinig ay mapapakinggan nilang muli. Maayong kaudtohon, Ma'am Dina. Maayong buntag, Coach. Kami mo ito dahil yung tala 11. Maayo ba ang panahon na ito sa Tagum City? Maayong panahon. Init sir. Pila na kagani kabulan nga nakapalit og maon sayon, Ma'am? One, Coach, ko ng December 1 ko nagpalit ron. Gamit na mo December 4 pa kay. One man ka nang kung kapalit ng bowl ba ka itong dildo. Mabuti pagkapalit na mo. Mabuti, gamit na mo. December 4. December 4, 2017. Oo, 2017. Dito mo nagpalit sa ato ang center sa Skyscrapers Davao City sa El Bajada Hotel? Oo, dito si Becky man to akong nakwanan. Na-adjuan ako. Unya, ma'am, mutuo ba ka sa mga istorya nga wala kunoy ayo ang Mount Zion, wala kunoy effect, wala kunoy kapuslanan, kaya wala kuno makatabang silang panglawas, mutuo ba ka, ana? Murag dili ko mutuo kay sa amo, amo gani, amo gamit na permanente kay ang akong anak, maestro sa Laureta Grey Elementary School, tapos kada adlaw, mag-prasid ko para yung balono, ganahan mo siya, kay murag bidasa ko po yun. Kung kada buntag mag-process kung may mabilang tubig niya kung ibag-uukuan kanang ibag-uun na akong process para presko ang iyong madala at magong paperway nga ka na ganing 1.5 liters yung dalaon puno-uun niya mayang gamitin sa eskulad ino mo. Okay, so ang imong anak kuha na siya, maestro na siya niya, magdalagi siya tubig dito sa eskulahan? Oo, maestro siya sir sa grade 4 quote, maestro sa grade 4 siya o niya. Mogod iyang gamit kay Muradili daw siya kapulang sila yung katulog ko din ikaw doon. Gagal ng paperwork. Dili siya magduka. Dili. Lagsik daw siyang lawas. Nga ikaw ma'am, anong naka-desisyon man ka nga mupalit o Mount Zion water machine? Wa ba ka mahadlok o magduha-duha nga basing mabiktima ra ka kay daghan ra ba ron mangingilan? Wala man ko kay nakatuuman gid ko nga tinawag kay daghan mo magtestimony niya. Sa ako karon okay ra pag ayo. Sige kong pandepanday direk. Okay, daghan ra ba kayron mga ilad-ilad system ba niya? Basig mangingilad ding tawhana ni niya, dako ra ba kay kantidad ani ana ba? Ilaron ta ana wa baka makahuna-huna ana nga magduha-duha ka pagpalit. Wala ko kasi sige man ko makadungog nga kanong nung malito diha nga. Pansila, sanang kira nga, dili mong ilad niya. Balumang po ko, kaya naman ka sa DXID sa Kingdom Radio Station sa manimong kuan niya. Magiging ko, magtuwang nga mong ilad. Bitaw sab, no? Karon ma'am, sa December, January, February, March, upat na kabulan imong gamit. Sa imong personal experience, unsa man po imong ika-testimony? Okay, kaya ko, kaya ako naman ko yung mga dipito sa, kaya sining, ano ba, tamature na ilad. Pila edad ni mo ron, ma'am? Ma'am Dina, pilay edad mo ron? Pilay edad na to ron? February 19, ko ano ko, 54. 64. 64, okay. 1954 man ko na tao. So, everyday ga water therapy, yun ka? Oo, ito, inom. Kung sa to'y ingon ni mo nga naa kay kondisyon sa lawas ni mo, sa to'y mga kuha ni mo, gibati? Oo, akong lang, sa'yo, mga pulong ka-ectasis, nanay mo niya, anak ba? Murag, ilip mo kay kapulo, nagsigay ko, murag wag ko pahuway dili akong trabaho sa balay kay kuan naman ko pagkuan mo ko trabaho na andan mo ko retired naman ko nga teacher ay ako sa balay. Maestra po day ka sa una. Retired, nag-retire ko 2014. So karon na tabang na lang kas mga anak ni mo anak. Ay akong anak isa raman naman po dire isa kami ra duha dire. Kana siya maestro, kana maestro ni mong anak. Oh, maestro na sa Loreta. Nila ito po, mga 5 minutes lang ride sa motorcycle yung eskulahan ko sa ako pong itudloan. So, nalipay ba ka, ma'am, nga nakapanag-iya kag Mount Zion water machine? Nalipay din kayo, nakatabang din ko. Murag, kanang dilip ko, murag, wag ka po, iba. Tibog adlam, murag, wag ko pahuway ganit, sa'yo, di ko kap, huwag ko kap, higda, ano, kaya magkabuhatan, gusto mo kumubuhat. Nya unsa may unsa may kasulti nimo karon ma'am sa mga taga Tagum City, ala imbitaha sila nga pwede ka mo share og tubig.
Aw, ganang akong aw, kinsay nakadungog karon nga taga-Tago City, pwede sila makaya lang po sa akong machine. Pwede sila mo ari sa balay, dari sa Purok 13, siya nga dil Tago City ko. Pwede sila makapalit sa machine. Oh. Purok 13, Purok 3 si San Miguel Tagum City. Oo. Oh, mayo. Unya sa mga naminaw karon ma'am sa tibuok Mindanao, tibuok Davao City nga murag naguna-huna pa ba mo dayon ba o dili kay ang uban mo ima mga di kata na ma kuan ana ay basig magsayang-sayang lang tang ilaron lang ta na ba. So unsay kasulti nimo sa uban ma'am nga ga desisyon pa lang? Aw ako ang ikasulti sa ilahang akong maka-budget na sila, na sila kwarta nga ikapalit sa so, Mount Zion Water Machine nga. Mupalit din sila kaya ako good o kaayuhan nga ikahatag sa mga kwan, headset o sa na-instrumento. Oh. Katabang din sa panglawas, labi na sa mga matured na mga person, mga tao. O bisan mga bata nang ganyan, akong gitasin po nga mag-palit sila para dili ma-develop ang mga, mawala ang mga toxins at ang lawas, samtang bata pa sila, aron mataas po idugang ilang kinabuhi. Pero sa akong anak, bataan ko man to, pero namurag nagkuhan din siya nga, okay kaya tungkol sa daghang stress ito, pagka maestro, road. Ang hago, daghang paperwork, mauna nga. Kailangan din siya sa water machine, sa taxes nga tubig sa water machine, kaya lang nalagsid din yung lawas. Okay. Salamat kayo, Ma'am Dina. Thank you kayo, ha? Kay nahurot naman ang atong oras. Ikaw, Gyoy, last na ko nga cooler karo, natawagan karo, no? Yeah, God bless you. Yeah, katong mga gusto mo anha sa imo ha. So andam ka og pag andam ka mo share. Oh, gusto sila mo aris. Dali naman accessible man akong balay kay naman nagagi ang mga basket. Ah, okay. Oh, sige ma'am. Thank you. And God bless. Good morning. Okay. Ma'am Dina of Tagum City. Oh, user sa Mount Zion Water Machine at the same time sa uban natong mga product. Ngayong umaga pag-uusapan natin muli ang tungkol po sa function o kahalagahan ng ating produkto, itong Mount Zion Water Machine. Pinag-uusapan natin ang unang trabaho ng Mount Zion Water Machine, ang benefits na makukuha natin ay nililinis niya ang tubig na galing sa gripo at sinusunog niya ang mga dumi, ang bacteria, virus, heavy metals, chemical, etc. Kaya mas lalong sumasarap ang tubig, mas lalong maganda ang hagod sa katawan natin, no? Ang pag-inom ng tubig mula sa Mount Zion Water Machine. And then itong Mount Zion Water Machine is a German technology. No? Hindi po ito Philippine technology or Japan technology, China technology or Taiwan technology. Maaaring ang technology na ito ay pwedeng gumawa ng factory sa Pilipinas. Maraming mga American company na nagpapagawa ng kanilang mga produkto dito sa Pilipinas. Sa Cebu lamang, meron tayong mga factory na ang kanilang produkto exclusive lamang para sa US, exclusive para sa Japan, exclusive para sa Germany, ganon. Katulad ng Nike na sapatos. Akala nyo sa ibang bansa ginawa yan? Dito sa Pilipinas, sa Cebu, ang pagawaan ng Nike. Ito pa, isang yung Iwana at saka Sony na appliances. Kala nyo sa ibang bansa ginawa yan? Dito sa Pilipinas, sa Cebu, ang factory ng Iwa appliance at saka Sony sa MEPSA processing zone ang pagawaan. Pero pag yan ay idiniliver na doon sa Amerika, tatatakan yan na made in USA. Pero actually, ang manufacturer niyan dito sa Pilipinas. Manufactured for that company in US, pero dito ang pag-assemble ng mga appliance nila or appliances. Ganon po. Tulad ng mga imported na mga bra, mga panty, yung Triumph. Akala nyo sa ibang bansa ginawa yan, sa MEPSA pa rin, Cebu. Alam nyo yung MEPSA processing zone. Maraming mga kumpanya ang
nagpapagawa ng mga produkto. E siyempre, pumasa sa mataas na standard of or quality control na yung product nila ay talagang ano siya, ayos na ayos, hindi siya disposable, ganun po. So ito naman, ang kumpanya na ito ay nagpagawa sa Taiwan. So itong Mount Zion water machine is assembled in Taiwan, but it is a German technology. Ganun po para maunawaan ninyo. At itong technology na ito, this has been used since the 1800s in Germany, France, and even in Europe, and was then further researched and contracted by NASA at the University of Wisconsin, USA. So, hindi po ito basta-basta bago ito lumabas, dumaan muna ito sa matinding research and development, mga kababayan, ng mga scientists sa University of Wisconsin, USA. At itong research nila na tinatawag na photocatalytic oxidation or PCO, na ang ibig sabihin ng photocatalytic oxidation is to remove gas phase pollutants in space-based plant nurseries. Na ang ibig sabihin niyan, no, na tinatanggal niya ang mga gas phase pollutants. Ang ibig sabihin niya, halimbawa, merong nangangamoy na ammonia or chemical sa isang room or sa isang laboratory. Ang technology na photocatalytic oxidation ay ginagamit nila upang sunugin ang mga chemical na nasa loob ng kwarto, sa loob ng laboratorio nila or sa loob ng kanilang sinasakyang spaceship, kumbaga sa mga astronaut, yan. Ginagamit nila ito. At parang ospital, di ba? Yung ospital, pag pumapasok ka, meron silang disinfectant na hindi natin alam. Meron silang tinatawag na a very well-known technology is ozonizer. Pero itong ozonizer ay may pagkakahalintulad, no? Pari-pariho sila sa photocatalytic oxidation, na ang ginagawa ay tinatanggal ang mga pollutants sa hangin. No? Yan, ang ibang terminology na ginagamit, ozonizer. Okay? Now, ang ginagawa ng technology na to ay napag-alaman nila na ang photocatalytic oxidation, you can produce highly reactive oxygen that aggressively combine with elements in the air like bacteria, harmful pollutants such as formaldehyde, ammonia, and common contaminants released in chemicals we use in our homes. So, ulitin ko lang, no, napag-alaman nila na itong technology na ito ay kayang-kayang mag-process o mag-release ng tinatawag nating highly reactive oxygen. O tinatawag nating supercharged oxygen na madaling alisin or i-remove ang mga chemical substances or pollutants na nasa ating paligid. Kaya nga, isa sa mga ginagawa ko bago kami matulog para maging magaan ang aming pakiramdam sa pagtulog, pinapaandar ko muna ng 1 hour ang machine na walang tubig. Yung bato, tinatanggal ko lang. Yung hose, wag nang tanggalin sa kanyang connector. Dahil kuminsan, nasisira yung connector eh. Okay? Ang tawag dyan, nozzle. Yung nozzle niya, wag na po ninyong tanggalin. Yung bato lang. Tapos, hayaan yung umandar ang Mount Zion water machine sa loob ng kwarto, sa loob ng sasakyan, sa loob ng sala ninyo for 1 hour. Ang advice is buksan po natin ang bintana upang ang oxygen ay makapasok. Kasi ang ginagamit ng Mount Zion water machine ay oxygen. No? Oxygen, yung hangin, at saka ozone. Yung ozone naman ay galing sa ano natin? Sa ozone layer. Ozone and oxygen, pag kinumbine yan, nagpuproduce po yan ng tinatawag na highly reactive oxygen that can eliminate or remove pollutants such as bacteria,
harmful pollutants like ammonia and common contaminants. Yan ang magaling sa ano natin. Yung aking sasakyan, pinapaandar ko ang Mount Zion water machine sa loob ng sasakyan. Pero yung machine nasa labas. Yung hose lamang ang ipinapasok ko doon sa loob ng sasakyan. For 30 minutes to 1 hour na pagpaandar ko, kasi pwede mo siyang iset to 1 hour. After 1 hour, ang ganda ng ano ng amoy ng sasakyan. Parang bagong sasakyan talaga. Kung gusto mong patayin ang mga bacteria, virus, lalo na ngayon may mga taxi na maduming-madumi sa loob. Pag pumapasok ka, inaatake ka ng sinusitis. Dahil nga sa mga tiny particles na nalalanghap natin sa loob ng sasakyan. Or kung gumagamit kayo ng air freshener. Ang air freshener naman, okay naman sa ano natin, sa ilong or sa pag itawag dito pag nalanghap natin, masarap amuyin, di ba? Ang problema lang kung meron kang allergy or meron kang respiratory problem or meron kang asthma, hindi ka pwede sa air freshener kahit perfume or mga sabon na mabango. Bawal 'yan. Ngayong ating Flux Probiotic Soap, maganda 'yan sa mga may allergy or asthma or allergenic rhinitis. Kasi walang perfume ang sabon natin. Purong natural. Okay, ganyan din ang trabaho ng Mount Zion water machine. Tinatanggal niya ang amoy ng sasakyan. Lalo na kung may namatay na daga sa loob ng kwarto mo o masangsang ang amoy ng sala ninyo, i-operate, paandarin mo lang ang Mount Zion water machine, tanggal yan. Kasi ang photocatalytic oxidation technology na nasa loob ng Mount Zion water machine ay nagtatanggal ng mga harmful pollutants, ammonia, or other chemical contaminants. Or halimbawa, nakakalaso na amoy. Tinatanggal niya yan. So, pag pumunta kayo sa bahay namin, ang sala namin pagpasok mo, hindi siya ganun na may amoy or mabaho pagpasok mo ng aming bahay. Dahil ang water machine ay air purifier na ito. Meron ka ng air purifier, may water purifier, meron ka pang pang-disinfect sa mga pagkain, gulay, prutas, karne, isda at iba pa. At pwede rin itong gamitin na pang-disinfect sa CR or sa mga gamit natin sa kusina, yung mga kubyertos, kutsara, tinidor, mga pinggan. At ang tubig na bagong process sa water machine, dahil ito'y oxygenated water, pwede po itong idilig sa ating mga halaman dahil nagtataglay ito ng mataas na oxygen level at maganda ang tubo ng iyong mga halaman. Ini-spray ito sa mga halaman mo, sa mga tanim mo. Maganda, mamumulaklak ng husto. Ganyan ka-powerful ang ating water machine. Ang daming gamit. No? Again, the usage and application of water machine, it kills bacteria and all types of viruses in the air, in the water, and even inside our body. It's a water purifier, air purifier, at pwede natin gamitin pang disinfect sa mga gamit natin, at pwedeng gamitin disinfectant sa mga sugat or wounds, no, mga open wounds. So maganda rin ito na iano natin, i-disinfect natin ang ating mga kwarto, ang ating living room, dining area, tapos ang kagandahan dito, dahil pag pinaprocess mo ang mga gulay at prutas, tinatanggal niya ang mga pesticides and mga poisonous chemicals. So, pwedeng gamitin sa inuming tubig, i-process natin, dahil maraming health benefits. Nakakatulong ito na magpanormal ng ating blood circulation.
at nakakatulong din ito na madaling bumaba ang ating bad cholesterol at tumaas ang ating good cholesterol. Maganda rin ito sa mga diabetic patients, sa mga nagda-dialysis, sa mga acidic, sa mga may lahat ng mga problema sa katawan. By the way, sa ating usapang water machine ngayong araw pong ito, i-insert ko lang, happy morning sa mga taga-Bacolod. Ilang taon na tayo na nagsama-sama dito sa ating programa. No. Siguro mga more than 5 years na ang programa ko dito sa DYRL. Dahil hininto ko ito tapos bumalik na naman ako. Tapos tuloy-tuloy na. Sa panahon ng pandemic, kasama ko kayo. No, ara kamudra, kapamati lang dra parmi. Then, nalampasan natin ang pandemya. At araw-araw ay napapakinggan ninyo ang aking programa sa buong Bacolod City, dyan sa Iloilo City, Capiz area, or dyan sa mga lugar na inaabot ng ang signal ng DYRL. Ako'y nagpapasalamat sa DYRL, especially kay Miss Angie, sa mga staff at sa technician natin sa DYRL. Thank you so much for assisting me every day na kahit na kuminsan may problema tayo sa internet ay tuloy-tuloy pa rin. No. At sa mga recording natin, andyan kayo palagi. At naging pamilya ko na rin ang mga taga-Bacolod. Dahil ako taga-Bacolod din. No, may bahay ako sa ang aking residence nasa sa Silay City. No. Tapos meron din na tayong mga ano diyan, mga partners, mga kaibigan. At sa mga dealers natin, andito pa rin ako, hindi ako mawawala. So, tandaan ninyo mga dealers, mga user ng ating produkto, andito kami hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero dahil nga sa financial capabilities ng ating kumpanya, nagkaroon tayo ng tinatawag na cost cutting. No? So, para hindi madugo ang labanan. So, naisipan ko at napagdesisyonan ko na hindi ko na i-renew ang aking kontrata sa DYRL sa susunod na cycle, sa susunod na buwan. Or hanggang ngayon, ngayong araw lang po ako sa DYRL. Kasi ngayong araw magre-renew ang kontrata namin eh. So ngayon lang ako nakapag ano sa inyo, ito lang aking pagkakataon na mamamaalam ng temporary lang dahil yun nga financial matters ang ating reason kung bakit ihinto ko ng temporary ano muna. Close yung ating program dito sa DYRL. So pag marami na naman tayong funds, pag may pera tayo, babalik tayo ulit. Pero pwede po ninyo akong pakinggan araw-araw sa Facebook. Andyan si Ma'am Barbie Cordova, nakikinig yan palagi sa akin sa Facebook. Si Ma'am Imelda Ciliado. At mabibili pa rin ninyo ang ating mga produkto kay Tuto Chabi, dira lang sa likod sa Selcor Builders, Barangay Bata, Rose Lawn, Bacolod City. O Rose Lawn, Barangay Bata, Bacolod City. O, pwede kayong umorder or mag-text sa akin kung gusto pa ninyong mag-patronize sa ating mga produkto. Kung mga interesado kayo sa water machine, andito pa rin. Ang temporary closure yung ating radio program. Dahil, yun nga, sabi ko nga, financial matters, mag-cost cutting po tayo para hindi masyadong madugo.
baka deep inside nagkakaroon na ng bleeding condition dahil hindi na kaya ng aking bulsa ipagpapatuloy ang ating programa. So sa ibang mga radio stations, ang DWSI hanggang katapusan na lang ng buwan na ito. Oh, advance notice ko na lang sa mga kababayan natin diyan sa Isabela, sa Santiago City. Maraming salamat po sa inyo na at least napakinggan nyo ang aking boses at familiar na kayo sa akin. Pero babalik ako ulit sa mga programa sa radyo buong Pilipinas. At baka sa susunod na mga taon ay mapapakinggan ninyo ako sa National TV or makikita nyo ang ating advertisement sa mga malalaking telebisyon. No, yan ang aking mga plano sa susunod na mga 10 taon. At para ma-update kayo sa akin, meron naman tayong Facebook, meron naman tayong YouTube, pwede po ninyong puntahan yan. Search nyo lang Coach Eddie Mahilom. Okay? So again, sa mga taga Bacolod City, thank you so much. Kay Miss Angie, ang ating station manager, thank you so much for helping me, for supporting me for the past 5 years na programa natin dito sa DYRL. Kahapon, gusto ko sana mag-text sa iyo, Miss Angie, pero nakalimutan ko at sobrang busy sa mga hindi naman dapat kabisihan ng mga ng mga gawain, pero dito na lang sa programa ko para at least mapapakinggan na ng lahat na bukas hindi na po ninyo mapapakinggan ang aking programa dito sa DYRL sapagkat ay hindi ko na i-renew ang aking kontrata, mga kababayan. So thank you gid sa inyong atanan. Rest assured na babalik ako on the air sa tamang panahon, sa itinakdang panahon ulit dito sa ating programa. At maraming salamat sa inyo. Kayo po ay nasa puso ko palagi. Gustuhin ko man sana na ipagpapatuloy ang aking programa sa DYRL pero hindi na rin kaya ng aking bulsa. No? Thank you so much. Again, DYRL admin and staff, Miss Angie and the people of Bacolod, lahat ng mga nakikinig sa akin, thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat and happy lang and go with God because God goes with you and God will continue to bless your health, your body and everything. Thank you so much, ah. Bye.
Alright, pasang paspasa sa atong oras. Ay, dili ra mabantayan, alas 12 na. No, imagine pila ra ka kuan istorya nato ang atong oras na pupos na. Happy Tuesday. Mga ingala ug mga tigpaminawan dinhi sa atong tulumanon. Tuesday ba taron? Ha? Tuesday taron sa. Oh, kini tungod sa busy na ako daghan kay tagihuna-huna. Munang di na takabantay unsang adlaw. Pagka-alegria ning kinabuhi ay. Pero mapasalamaton gihapon ta nga nag-uban gihapon ta diri sa atong tulumanon. Nga kanunay gyud mo nga wa gyud mo biya, kanunay mo naka-tune in, and I thank you all for that attitude that you keep on following and listening my program every day. There is a DYMD Energy FM Dumaguete City. Happy Tuesday, mga kababayan. Taga Negros mapugo. So, mga kababayan yun nato, yung tanang taga Dumaguete. Yeah. Sa mga naminaw nato diha sa Dawin, Sambuanguita, Valencia, ug sa tanang mga barangay sa Dumaguete City. Kumusta ang inyong adlaw? Okay na mo? Wa mo magluya ron, simba ko lang. Basta ug na gani gibati nga mga kakapoy sa lawas, nga murag na manhod, no? Yeah, lukewarm water, usa na siya sa pinaka-effective sa kaluyahon sa lawas. Mainom lang ka o init-init ng tubig. Yeah, relax lang. Ayaw lang kayo ka-stress. Kayo sa hiking mga diferensya sa lawas na to, tungod mo po na sa siging huna-huna sa mga problema ba. Yeah, tungod po na sa stress. Wata kahibalo kay ang stress manggod, dili ra sa physical. Pwede ka maigo sa stress. Kaya, unsa may binisayaan ng stress? Kaya bang, mura bang, bisag wa kay trabaho, kapoy mo ang lawas. Yeah, sa siging huna-huna sa mga problema, maglabad na ang imuhang ulo. Yeah. Murag di ka ganahan mo, kuan mo lihok-lihok. Kay kapoy, murag way lami ba? Yeah. Pirming bugat ang imong paminaw. So mo na siya ang kuan sa hulagway, ang picture or ang sitwasyon o kondisyon sa usa ka tawo nga stressful. Yeah, dili siya ka smile, pirming gamugot. Muna dali ra ta matigulang kung stressful ta kada adlaw. So we have to learn how to manage our stress. Mabitaw na permita mo sige nga kuan, ayaw kabalaka, don't worry, be happy. Mao kinapirmi ang akong i-remind sa ato nga di man ginato kalikayan ng mga problema. Di man ginato kalikayan ng mga kakulian sa kinabuhi. Pero ang importante, kamao lang ta mo dala. Di lang good ta kaayo magpa kuan good, magpa sana kanang magpa carried away, sa English pa, ug sabi ni saya, di ta magpaganoy. Di ta magpadahili ngadto sa kumunoy o sa kuan nga limaw nga di na ta ka tunga. Limaw sa kapaitan ug kapakyasan. Normal mong ginas tao nga matumba ta usahay, pero ang importante kung madagma ganita, bangon yun ta. Di ta pwede nga magpadagma ta mo, hapa na lang ta hantun sa hantun. Yun si engineer, ug matumba ni mo, hapa ni siya, mubangon man ni siya pagkataon-taon. So, padayon gihapon ang kinabuhi, no? Wag yoy, ug sa laom nga binisaya, way puas, no? Ug way hunong ang pakigbisog sa kinabuhing puno sa mga misteryo. Kangingiga. Kumusta man ang atong kinabuhi di as Maasin City karon sa mga listeners nato sa DYDM Maasin, Southern Leyte. Kumusta mo diha? Okay ra mo? Sa mga kwampod, kini mga listeners nato sa radyo natin Balamban, Cebu. Kumusta pun mo niha?
Ako manghinaot nga okay ra pud mo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Og sa mga listeners nato sa Light FM, Giholngan City, Negros Oriental. Nining adlaw ang Martes karon. Sugda na pod nato ang mga kasikas og mga kinoy-kuyan nga mga kasayuran sa maayong panglawas. As mura magnangoy kuy og kamuti, engineer. Og kining bisol, kaila kag bisol, engineer? Ha? Wa ka kailag bisol? Oh, gabi. Lahi ng gabi, lahi po ng bisol. Kanang bisol, engineer, mauna siya katong green o dahon. Kanang daggo, green siya dahon ba? Kaya ang gabi, ang iyahang kulura na, medyo purple o medyo pula-pula. Dili, lahi po ng badyang. Kanang badyang, di man na makaon, kay katol man na, makahilo man na. Ah, makaon ka? Ah, oh, makaon din ng badyang. Sa mga, di mo kumikakaon na na. Bisag pubri kayo mi sa mua, pero wag mi kakaon na ng badyang, kay mahadlok lagi mi. Pero ka ng badyang, amo ipakaon sa baboy. Among sapsapon, unya lutuon, niya ipakaon sa baboy. Pero kining bisol engineer, pero ito lami agi na. Lami pa na sa kamuti. Ilabi na ka ng daggo na kayo, ng labo-labo na kayo. Ay, pagkalamihan ng bisol, maunay amo ang kaonon sa panahon nga tinggutom. Mura na siya singkamas o glutoon. Ang kanang kakaon mo ang maulagi na, singkamas, maluto. Pero giluto na, nagsuway ko gluto o singkamas, engineer, wa mang yun maluto. Oh, mura, sa gapsap lang yapon. Hindi ko na, hurot na lang ko ng ako ang gisugnon. Oh, may pa ikausapo lang ni mo, kay tamis-tamis pa, juicy pa. Pero kanang biso, lami ang yung na, engineer. Oh, pero lami yan ang... Gini si engineer ingon siya lami yuguro ng bisul tarong nga paglitok niya kay masig mas light niya lang imo ang paglitok na makamulta na sa tani. Bisul engineer wa ko moingon nga ha biskuit ha. Oy mga taga Cebu ray kaila na ikaw gid engineer ngita yung kag pamaagi abi kay hapit naman mahuma ng programa nato alas 12 naman murag kauli o na siguro ni kay gusto na maglungag og bisol. Ay arito diris mga mensahe. Ha So, nag-guol in town ang mga taga-Bacolod kay di na kuno sila kapaminaw sa akong programa. O, mao lagi. Pero, hinuumpisa pa na sa pandemic, huwag mong kita maputol, pero karon na yun, naputol lang kita. Ha? Nahubsan mong sa kuha na to, panudlanan. Pero dire sa Light FM, dire sa DYMD Energy FM, tuloy lang hapon. Kaya maayo man ang atong area. Wa may problema. Oh, kanang mga area nga medyo kuan nga nang kahikugon ato nga pamutlon. Okay. Good morning coach watching from Bituon Dumanhog Cebu with Eddie and Meli Layan. Greet ko ni Urbano Banong Kanyeti ug nila ni Elizabeth Libaton ug Nicole Josephine Garion Balyermosa. Josephine Libradilla, Norby Noruela Amo, Ruel Amo, Jurilin Istomo, Julita Apas Undalok, uguban pa. Thank you sa tanang mga suki nga hangtod garon, nagsigig balik-balik ug palit sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee sa Shapod. Also, good morning sa tanan nga mga viewers online sa atong programa. Good morning pud nimo Coach Eddie, our hero. Have a blessed Tuesday to you and to your sweet family. Thank you kayo, Ma'am Percy Pirales, so Blower Daro, Barili, Cebu. Good morning, Coach Eddie. Gika ni A.E. Rihoso. Thank you for watching. Morning, Coach. Gika ni Arlene De La Pina Sumandak. Thank you for watching. Good morning, everyone. Gika ni Milalyn Silion Alcansado Castillo. Tagpila na ang kapi. Gika ni Eddie Bidro. 490 lang sa imuha. Suffer gyud imo kape kay unsa ni? Super dili suffer, super
Giyon ang imong kape kanais Kuya Coach gikan Nelsa Datuin Camarillo. Good morning. Have a wonderful morning sir gikan ni Norman Amore ob Manhuyod Negros Oriental. Okay, kisa pa ang gusto diha nga mo kuan mo message karon, pag message na mo para mabasa na to. Di na niya pud mo ma alright. So sige, chat-chat time muna tayo habang ngayong Tagalog mi ko. Samta mag-inom ta og Coach Eddie 10 and 1 healthy coffee. Terima kasih.
kain. Siyarog ni ita mo bira-bira diha og pasingot aron na kuan dili ta magluya. Nabitaw ni send karon og mensahe o. Pasalamat jag maayo, ha? Tungod kay sa iyahang pagsigig inom sa Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee. Oh, nawala ang iyahang kabuhi. Oh. Wa na makabuhi. Coach, good morning. Maayo kaayo ang Coach Eddie 10 in 1 Healthy Coffee nga akong giinom kay nawala gyud ang akong kabuhi ug pangapoy. Si Edita Ofrelni sa Barangay Tugas, Madridihos, Bantayan Island. Tinuod bitaw na naay uban nga expect sila nga mo-epekto po sila tungod kay nakadungog sila sa mga testimony. Di man gud pare-pareha ang result dayon. Naay uban nga mudagan pag pila ka adlaw, pila ka semana, naapoy uban instant. Oh. Naapoy uban mingo nga kuha naman ko ka nang nakahurot na kong uskabaks. Wa pa mangyo ko ka-feel o kuan resulta. Ang uban po, sus, tulo ra kasasi ang nainom, engineer. Lami na kayong katulog. Wala na kapuyang lawas. Nawala. Na, gani uban nga usa kasasi, perting habwa niya. So, di ko magpare-pareha ang lawas sa tao na ay uban, dugay kayo. Napoy uban nga, dali ra. Parehara ko ng ospital, engineer. Nay pasyente nga dugay kayong maulian. Bisag unsa na gibuhat sa doktor. Hangtod ngang doktor ni hands up na. Wa na ko'y mahimo ani ma'am, sir. Ipapauli, papaulian na lang ninyong pasyente. Wa na magyod. Naapoy mga pasyente nga uska adlaw ra sa ospital. Pagkaugma, naulian da yun. Bareha ni Nelson Judal na ospital. Dito sa Vicente Soto, engineer. Niaging adlaw, galiso do ginhawa. Hilanta na na. Nigidal, nadto sa ospital. Tungod sa kadaghan sa pasyente, gipalingkod rin siya dito sa Daplin. Taga man kayong pasyente nga, gatinga, mas grabe pa niya. So, samtang galiso siya ginhawa, galingkod-lingkod rin siya dito sa kilid, sus, pagkataon-taon, ulian mo na engineer. Di, ingon siya, uli na lang ko, kay, wa, nawa naman ang akong kuhan, kanang paglisod o ginhawa, uli siya. Pirma siya Weber dito sa ospital. Ingon ang doktor nga, oh, sige, gusto mga kamuli. Kaysa magsige siya pundo dito sa ospital, kay magpaabot na sad nga, maglisod siya ginhawa. Basi, matiwasan nung ka, na, delikado. Ingon gawas-gawas niya, kay, basi, tiwasan niya ka niya. Ingon gawas-gawas, ay, dugay niya. Naulian na mga ka, ay, na lang pagpa-admit, kay, okay naman kayo mo paminaw. Oh, naamay uban inana nga mura bag kana bang di ka kabalo mo manage sa imong kagalingon maglisod gani mo og ginhawa. Okay, ang buhaton ninyo mo ni paminaw mo para naamoy pang emergency. Musandig lang ka sa kanang pwede rocking chair or tulo ka unlan, sandig ay higda ya. Yeah, relax, ginhawag laom bugaw hangin na, ginhawag laom bugaw hangin, hinay lang ay lang kay paspas eh. Inom og init-init nga tubig. Oh, init-init nga tubig ha. Wa ko moingon nga ininit tubig mo ipainom nimo, mapaso na hinuon ka. Init-init nga tubig tapos butangan nimo og init-init nga labakara imong dughan. Ha? Imong chest ba butangan nimo og kanang i-hot compress nimo niya. Inhale, exhale. Maura man na. Oh, pero og naa kay oxygen engineer kay naa may mga baligya pud nga oxygen nga kanang murag 1 liter lang kadakuon ba nga imura siyang ipop sa imuhang ilong o ang uban nga sa Amerika baligya gyud nga kanang gitawag nag oxygen in can nga imurang ibutang sa imuhang ilong maulian ka kung maglisod ka ginawa. Oh, mao na siya importante kung panalitan na ana kay history karon nga naglisod ka ginawa. Inigbalik ana kinala preparado na ka kay sus lisura ug moadto kag ospital pare Nelson ni adto ug Vicente Soto perti daghanag pasyente di pa magani unta siya dawaton tungod sa kadaghan sa pasyente kay kinahanglan dihang Vicente Soto di man guna mag swab test diha may COVID ka o wala pwede ka mo dawaton diha di pareha sa Tsungwa ug sa Sibudok ug sa ubang mga ospital kini mga private hospital mga ingala. Di ka basta-basta dawaton diha og di ka mo undergo og swab test. Maunay nahitabo atong
naman may ka ng kontraktor sa among mga cabinet engineer. Ingo mi nga, nganong wa man mo kabalik ito niya king adlaw, sir, sorry kayo. Kaya ang among tao, ang iyang asawa namatay. Ingo nga, ngaon sa may namatyan, COVID. Siya, pag humagpanganak, okay raman unta to. Sus, abtan, ugus ka adlaw, humagpanganak, nanggahi kuno ang tibuok lawas, hindi na kuno kalihok. Gidali-dali nilagdala sa sibudok. Di man dawaton. Dili nila dawaton kay kinahanglan nga iswab test pa. Unya dapat 6 hours ang result paabuton. Ya galisod na kondisyon sa pasyente. Giatog chungwa mo gihapon 6 hours ang kuan kanang swab result sa swab test. Gidala sa Vicente Soto. Sus dito. Tiwas dito. Wala. Ang apitinagahan ng pasyente dito. Oh, sus, mao para ba'y pagpanganak? Usa pa kabuok ang ilang anak engineer. Pirmirong anak. Batanon pa ang babae. Ikos pa itag yung kinabuhi. Muna lisod garo panahon ng hospital lagi ka. Nah, mamatay yung ka. Huwag di ka. Pareha na. Galisod na kaginhawa engineer. Anto kagchungwa. Unya iswab test pa man ka, di man ka pwede i-admit. Oh. Unya galison na ginawa after 6 hours pa. Unya ang imuhang kinabuhi naa na sa ultimatum. Ultimatum is consumatum is. Di patay na Ginoo ko. Una nga sus mag-ampo, gitas Ginoo mag-amping yuta kanunay ampo, amping. Nga di tam ospital sus kay lisod kay ron ospital ron panahon na kamo mga tag-as og blood pressure diha tag-as og cholesterol la pag hinay-hinay na mo og pahilis anang mga tambok lawas na to mag walking mag exercise kada adlaw niya magbantay mo sa inyong gilakwan kay basig madakin as mo sus karong adlaw engineer pirti na kung ampo samtang ga drive ko kay ni parking ko sa opisina. Parking ko kadiyot, nag-hazard pa gani ko. Mga abtan siguro mga 3 or 4 minutes, ni kalit lagbuto ang likod sa akong sakyanan. So, paglingi na ako, bisikleta man nga natumba. Kunya ang driver, gulang-gulang na. Mga edad siguro sa driver, na siguro sa mga sa isinta kapin, kay kunot-kunot na magnaong. Karon, ninaog ko kay naluka pa man dito sa luyo. Iya, ka-parking ko ko. Iko, noy, naunsa man ka, noy? Siya, nabangga man ko ang imong sakyanan. Iko nga, ganihar ako ka-parking re, ka-hazard pag-yugo, imo pag-yugong gibanggaan. Tanaw ko sakyanan, wa man po kayo, nag-garas na gamay, engineer. Pero siya, nalabay siya dito sa kalsada, ang iyong bisikleta, so ginanghunong yung tanang sakyanan. Kay, abi nilang, naligsan ako. Yan na unsa makanoy naligsan ka kay diri yang tuhod engineer mao may nabanda man dito sa tapaludo sa ako ang kidding akong sakyanan ya sakit sig kayo kay tigulang na gud siya iko what ikaw mag minor gamay siya gadali mangugko inya sa sobra siguro niya kay dulhugon may na diha sa kuan engineer padong sa Abiliana National Complex siya gadali mangugko iko nga wa day ni break imuhang bisikleta. Yun siya, sus, kay, naglisod lagi ko kay ga-parking, manggugga. Yun ko nga, ni minor unta ka. Unya pagkahuman, tanaw ka sa likod kung naabay sakyanan nagpaduong para mugawas ka. Sus, banggaan man ang sakyanan, tingala ko ni buto. Nakuyawan ko, ano, ni buto man akong sakyanan nga, wa man ko makabangga o guan, sakyanan. Yung pasalamat lang ko sa Ginoo, engineer, nga, wa yun in town, mabunal ang iyang ulos gutter. Kaya akong ginaw niya, nasama di mo hang imohang tuhod siya. Okay raman, pero sakit kayo. Nagataki ang yung engineer. Bisikleta siya pa dayon. Kaya wain ko nga, dili rin mag-inisala na ako noy ha. Kaya nagparking biya ko. Ikaw biya inibangga na ako sa luyo. Siya, okay ra. Ikaw nga, bantay mo na ha. Pero sus, tigulang na. Muna amping yun. Dali ito magpatuyang o ka ng bulot-bulhot diha. Ambot siguro ba, lahi po siguro huna-huna ato, kita na ko siya nga naisakyanan, muminor yoga.
Ha? Gaduko tingal ito. Basi, ga, tanaw-tanaw to sa iya. Di, nagduko-duko to engineer. Kay basi, ga tanaw sa resulta sa luto. Ano sa inigawas ron kay daghan raba ni daog sa luto ron panahon na. Una amping yun, labi nagtigulang na. Kay kining mga tigulang na engineer, ug mabunal ang imong ulo sa salog, diretso blood clot yun na, pwede ka mamatay na. Ang ipiktura ba ani kining mapakong ka engineer nga perting kusuga? 3 months after pa, magsige naglabad-labad ang imong ulo. Magsige na ganig labad-labad ang imong ulo, na kay blood clot, ana. Mahal ba kayo na ang pagpa-opera, ana, engineer? 500,000. Uya, uwa tayo trabaho, asam ta mo duol, nga ang mayor di man maduulan po ni mo kay galisod man po, kay tungod sa gadako sa gasto ron sa pangampanya. Mato kag DSWD, abtan kag siyam-siyam usa ka ma tabangan, pero kining malasakit center ni Bunggo, dako biyanig matabang po. Ang mo, tuwa pa mo kasuway ana o ganang duol ana engineer. Pero daghan na kayo ni testimony nga wala gyud kuno sila na bayaran sa ospital, pero dili pwede sa sa private public ra. So kung magpa-ospital ka og public engineer, muduo lang ka dito sa malasakit center. Naara man sa Vicente Soto ang kanang malasakit center. Muduo lang ka. Mura ba siya PhilHealth engineer ba? Nga kuha kanila, i-sponsor nila ang imong bayro nun sa ospital. O, taoning amping yun ta, amping. Ha? Hindi yun ta magpatuyang diya, maglabang-labang mo na pareha tong among silingan sa Balabagon, engineer. Among silingan sa Balabagon, nilabang, engineer. Suskaron, gitawag mo na sa iyahang silingan po. Kaila po niya ba? Ali, sa diris balay kaon, sa diris biko? Sus. Di, nakalabang na onda to, ni balik. So, pagbalik ron, engineer. Kusog man kayong motor nga nagbulhot niya kay kanang Balabagon, magbulhotanay mga ginang mga motor niya. Naigo man siya, nahapitan man siya sa motor. Repente na yung pagka lukot-lukot ito, damagan sa motor. Sus, hospital na kung may gani kay naay nakagasto yun yung Bibian. Nakalakaw na ron. Kung kinis Bibian, taas yung kay nagkinabuhi na. Ang driver, wa man maunsa. Siyara mo ay na disgrasya na liki ang ulo. Yeah, na bali ang tiil. Pero biliban ako. Buhi pa hangtod garon sa Bibian. Naglakaw-lakaw na. Nangayo mga ito na kong kalendaryo pag adto na ako sa Balabagon. Kuwa, kuyawa ni kuwa no, ni Bibian. Ligon kay ka. Taas mga kinabuhi. Bian? Pero sinang piri, hindi sinang piri, silingan na mo ni. Yapon diha sa barangay Balabagon at bang ra ilang balay mga parente ra gud ni sa akong asawa pod ini si anhing ng peri mao pod toy nahitabo engineer na ay nitawag niya na si kay istorya speakers daan ba nilabang sus paglabang ro bulhot mo sa gayong motor grabe gini mga motor diha noon pasutoy kay freeway manguna diha kana bang wala bagyo wagi sa gabal ba kanang nindot kay padaganan kay lapad king kalsada nilabang man na hapit man sa motor perting pagka ligid-ligid sa kuan kining ni anhing ng piri unya katong motor pod na kuan pod siya nalabay pod siya perting sipa kayo motor nang gawas mi abi na mugunsa kanang sipa man kayo mura magkawayan nga gi laksi ba nga anak ba susunang piri man, anhing ng piri. Ya, nabali ang tiil. Wa mahinon madaot ang ulo. Nabali ang tiil. Gida sa ospital. Nakagawa sa ospital. Oh. Ya, mura siya na, mura na guol, na depressed engineer, tungkol siyang sitabo. Idara na po. Namatay atong sa itong bulan na gilubong. Mura before New Year, gilubong to. Oh. Ang hinungdan, maurag yapon, naligsan. Muna nga, sus ka mo. Mga taga Balabagon, maing buntag nyo diya. Amping yun mo diya sa atong kalsada kay, kana atong kalsada, kriminal kayo. Naghan kayo. Naamang kay diha po engineer sa Balabagon. Engineer. Estudyante. Managsuon, galakaw sa kalsada. Nilabang sa pedestrian lane. Kay gikan mo sa eskwilahan.
kusog maging truck. Ay sus, ligsan ang bata. Tuasik tanan. Diha pa kayo sa atubangan sa balay. Kanang atubangan sa akong ugangan. Maugin ay daghang kayo ng disgrasya diha. Pati naghanag disgrasya ng kadalanan. Siguro, maghilak siguro ang tuig ugoy madisgrasya. Tungod sa kakusog sa mga sakyanan diha. Ito ingong ko ni Kapitan na si Barido Tabanyag. Nas, ato ng butangan na lang nato nagkuhan diha. Kanang humps ba? Butangan o humps ang kalsada para mo minor ang mga kuhan? I-request na siya sa kuhan, sa i-request na sa national kuhan na to, government, nga pabutangan o humps ng barangay Balabagon o diha sa kuhan. Kining Balabagon Elementary School. Kanang humps, mauna siya ay mura ba o kanang mutuybo sa kalsada ba? Muna itawag o humps. Humps. No? Hump. Nga mutuybo na diha sa kalsada. Unya o mupasutoy ka engineer, lupad yung ka. Muminor ka, hinay-hinay ka, at least, di ka kadisgrasyang tao. Duhag yung kahams ang ibutang niya dito sa may elementary school sa eskwelahan dapit og diri po dapit sa before sa kapilya. Una ako'y kuan ba pabuton ba pero kinahanglan nga i-request pa na siya kay di man basta-basta butang ang hams kay kuha man kanang highway man. Kay ka nagibutangan ako na huwag ka ng mga warning sign engineer sa una, ay susbanggaan mo ng mga kanang mga slow down. Oh, banggaan ng mga slow down. Ah, unya, bot na lang. Mao na lang lagi kayo. Di mang yun na to, ma. Di mang yun na to na siya ma-materialize. Oh, amping na lang yun ta. Nga, dili mo ma-dasmagan, madamagan niya sa dalan sa kuan diha sa Balabagon, Badyan, Mualbual. Pero arang-arang diri sa Mualbual kay hinay ra ang mga sakyanan diyan dapita kay lungsod naman gud kining barangay Balabagon kay wa man kaayo nay mga sakyanan diha. Mo nang sutoy kay mga sakyanan diha. Sus grabiha mura lagi og kanang amot lang karon kay ni mahal magmaayong gasolina engineer. Tan-aw ko kaniya sa gasolina 80 city ba to? Oh, tanaw kus gasolina karon 80 kapin kay 70 pesos man ang increase. Unya ang diesel 30. Mas mahal ang diesel kaysa gasolina. Na, agiron. Mas mahal ang diesel kaysa gasolina kay 30 pesos man ang increase sa diesel. Oh, tiaw mo na. So, ang akong gibuhat karon ni engineer, nang maintainer ko ron og kanang sakyanan nga kanang dili pud ingon nga ordinaryo pero at least dili kaayo dakog kaon. Muna nga radyo ansana BMW akong gamit karon. Ah, baktas mintras wa. Okay, minaw na tag testimony sa water machine engineer. Kalores walang dinagdag na asukal, walang caffeine kaya masaya ang lahat. Ano pang hinihintay, mag-happy coffee ka na dyan para humahin. Hello, ma'am. Maying hapon siya. Maying hapon. Isa yung alam na to, ma'am? Si Juren Dasilion. Taga-diin ta? Taga-ming Lanilia. Okay. Ang inyong lugar, nag-use proper? Nasa Ward 2. Oh, okay. Ward 2 sa may kanagloyuan ng San Gold. Oo, na diha. So, ilado kayo diha, ma'am? Lalo tungkol sa Silyon. Fiscal Silyon. Okay. Brother Max. Okay. So, mga pila nakakabuan nga nagamitan sa atong Mount Zion water machine? Mudungan na kato eh. Sukad atong ni palit ko di rin. Wala na ko. Dahon maba nga. Mauday na kaya nagsin naman ko sa mga demonstrations. Sa mga na-curious bito ko. Oh, sa demo. Okay. Nasukad ato. Pagpalit na mo, palit na ko. Kami nga akong diri sa ako akong muretary at imbukton, gati ang kaini. Basta kaya sige namang inom, sige na kong inom, humok na ni. Nang ako sa ako, nga murasak na idaghang. Sana? Nagkamang-kamang, ako na burot-burot. Burot-burot, wasad. Okay. Ang ako sa bana, nga sigehan o kubo.
Ako ang gabi yung ubo na wajo yung ubo. Sukad-sukad, kana yung ubo magbalik-balik deh. Balik-balik. Ya, tungod sa Mount Zion. Tungod sa ano, tungod ang water machine. Na wala ang ubo. Basta kay Billy Jr. mo, itong akong dumagat palit. Ikaduhan na niyong muning palit ron? Ikaduhan na niyong palit. Oh, maay kay kuha pamanta, naghatag pamanta ron opportunity. Umo na nagdali ko kay nag-promoan. Promotion na ba until Saturday lang, coach? Ya, ma'am, kanang sa una, daghan na yung mga sakit sa imong bana. Ay, kanang lang yung dag-on lang kay kumbo. Na, kami sa dangamos ang kaliwat na sa mga cyst. Pero dili no on malignan. Pero mo ang maglap mahiyos yun. Karon wala na kaayo yung mga bukol-bukol sa imong lawas. Kami lang din ka humok, labi ay nila kong bukton. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. 38 years ago kung nagtrabaho sa gobyerno, gahit yun na akong gano'n. Mo ba? Ya, karon paggamit mo sa Mount Zion, ni humok? Humok, ang mahumok. Wow. Kunya, ang mga sakit-sakit nyo, nangawagtang na yun, tungkol sa singing. Dili na may dag-on nun, anak. Nakanasang imong mga tanglad nga unsa amo umsanang okay the best man ang tanglad ako niya nang i-discuss og balik ha, para masabtan ninyo og maayo ng tanglad kanang ginger yes. Na turmeric basta kay ni aras atong surroundings body wa mi magdahom nga maminaw minimo mao ba sulagma ra day ang inyo sulagma ra gyud kay sige mapaminaw drama pa pulan ko drama akong gi kon mao ko na ato nga nag-discuss ka partig health bitaw kun dito sang ida So, mao na to inyo hanggisig paminaw. Sindanan, wala mo makapaminaw drama kay tungod sa akong programa. Okay, okay. Unya karon ma'am, ang imong mga sakop apil pug inom. Ay, kay Merman, ang akan ng akong brother-in-law kay sister mo inom pero mohunong-hunong lagi sa. Katong niinom sila nga maglisod sila glakaw. Maglakaw sila. Okay. Tarong. Wow. Unya de kanisang ang nahuna sa December permanente mohunong na sad. Na sa tayo. Kumbensyon sa akong banay. Ah, niya lang. Iyong sad. So, dako yung gigatabang ang Mount Zion. Dako yung kayo. Thank you. Thank you, ma'am. Itong dito ko anong lunan mo. Bitaw. Okay, kaya ini. Karoon, nagpalit na po kagi kaduha. Di ba, tininduta niya. Ako kung sa balay, duha po damo. Kaya yung kaso, huwag mapaliyaran mo, sana ako ika. Puli. So, dili ko mahunungan o gamit. Kanalimang sito. Apil po. Niya, cha-cha. Saan ka na ni Mong Gikuan? Tanan ni mong gisulti amo og ginangituman. Wow. Ya kada pum magchatcha sayaw na. Oh, bisa dili kibaw. Sumurag amo. Pero nindot na sa sugar, cholesterol, mamanage. Panington man ta. Panington man. Malagsik gito eh. Correct, correct. So ang akong programa na himo na ning kabahin sa inyong kinabuhi. Iniguman ana ni Johnny Attorney Canoy, sa The White Speak. Oh, balihin nun dahil na mas station. Okay, good. So yeah. Unya ma'am, unsa may kasulti nimo sa mga naminaw ron sa radyo? Ah, naminaw nga dili nila hunahunaon ang presyo. Oh, yes. Moingon kay kanabang mo kumbinsi bitaw ko ko pagpalit. Uy, kamahal. Oh, nga imong ospital mo pila ka dok, pila ka pila yung magasto, magasto mo sa doktor sa sana mga tambal sa kwarto. Correct. Oh, maguwang atong kwarta. Correct. Nga kini noon nga makaayo kay ni. Yes. Dili na to pagulo na tong kwarta. Yes, correct. So, daghang kay salamat to ma. Tinuray. Unya. Otherwise, di jud ko mo usab mo di ko mo palito kay kadua kay reserba man ni. Correct. Dugay day ka sa government mo. Mo 40 years. Asa man nga department? Primero sa DepEd. Kauban ng Esther Tabanyag dito sa Badya National High School. Okay, okay. Hakam ako sa midi, sa kuwan pa nga ako may din, hakam. Joy ako ang lakad din. Amigo ni Esther at Mihele. So dugay ka sa DepEd? Okay. Ano, wa ko madugay sa DepEd. Di rin ako sa kuwan. DA na dugay. Ah, sa department. 12 years ako sa Department of Agriculture. Agriculture ka. Diri sa Mandawi. Diri sa Capitol. Ah, Capitol. Sa Imbeles. Ah, Imbeles, Bureau of Agricultural Statistics na ang office. So, dinigyo ka basta-basta mo to yung mga inunani kung dili kumbinsido ang ga-present, no? Hindi makakaya pa, may yung tag-ilad-ilad ba nga, inana ba, no? Di ba? Ako ako, sabihin na klasa na ang ilaran nun, ang news radio. Oo. Wala, kumpararsan ako ng inyong programa, Coach Murat. Convincing ito kayo na systematic ayo ang pag-presenter niyo sa
Thank you so much, mama. Oh, thank you. Makapa flatter people. Thank you. Makapa kwan ma makapa boost sa ako ang passion to continue dito sharing the health information sa tanang mga tao. Correct. So daghang kaayong salamat, mama. God bless you. Ang akong banner, minor, pagin mo nila, ang akong banner, sus mo kang buyan, okay. Usa to sa satisfied user sa atong water machine. Tagabadyan to sila og kaliwat. Yeah, kaila ra pud sa akong mga bayaw. Yeah, usa pud nakapaminaw ko siya sa radyo. Oh, yeah, retired government employee. Ya, di man kuno na siya basta-basta mo tuo bisag kuno sa diha kung sa mga i-promote sa radyo, pero the way I present my program or my discussion or topic nakauyon og ganahan siya. So, nakumbinsi siya. Ya karon daghan kaayo ang mga good result sa pagsige niya og gamit sa water machine. Ano man ang water machine nato? This is a highly oxygenated processing nga even the bacteria, the viruses, and other harmful microorganism cannot survive in the presence of oxygen. So di sila ka agwanta. Una, ma-revive ang imuhang health. Ma-resurrect ang imong health. Water is life. That's the basic information about water. Ang tubig kinabuhi. So if there is no water, sigurado mamatay yun ta. Oh. Ang tao mabuhi, bisag way kaon, bisag walay gikaon, basta mo inom lang og tubig, mabuhi pagkagdugay. Pero kung wala ang tubig, bisag lami pa ang imong gikaon niya, way tubig, di kita mabuhi. So kana lang daan, mauna siya ay foundation sa health benefits kung mainom taong tubig. Niya, kaya naaman tayo technology. This technology, which is using the photocatalytic oxidation, this is a higher level of terminologies sa mga chemists and scientists, photocatalytic oxidation or PCO, nga kini siyang pamaagi o kini siyang proseso, ang hugaw nga tubig iyahang limpyuhan, ang hugaw nga hangin iyahang limpyuhan, ang mga pesticides, ang mga chemicals nga nasa hangin iyahang i-purify. Muna, dako kay nigtabang kung panahon sa gubat mga higala. Kay, ug magpabuto, ug magpalupad, ug chemical weapon ang mga nasod nga nag-away karon tungod kay gira na ra ba? Oh, magkadako ning gira, engineer. At least na atay air purifier nga mo dismantle sa mga poisonous chemicals nga pwedeng mahanggab sa tao. Plus, ang tubig nga atong giinom, highly oxygenated, nga maka-revive sa ato ang lawas na to. Kana ganing laos ng vegetable? Kanang laos na, engineer? Kanang down? I-process na sa water machine, mabuhi na ang kuan. Mura siyang mabuhi. Mura siyang ma-revive ang dahon, nga laos na. Unya, mahibulong ka, inighumani mong process sa mga utanon o prutas, engineer, isuri mo sa reef, dugay malata. Tungod na siya sa epekto sa oxygen presence nga giproduce sa atong water machine. So, ang atong dugo, kinahanglan man nag-oxygen every day. We will die if there is what we call insufficient supply of oxygen in the blood. Mamatay ta kung kulang ang supply sa oxygen diha sa atong dugo. Our blood is being run by our oxygen. Or ang oxygen mo ay pinaka-importante. So muna nga, kining atong oxygenated water, this is a overall need of our body. Mauna yung pinaka-importante yun eh. Dili lang tamo promise og moon and stars.
dili lang nato isaad ang bulan o ang bituon nga mao dayo magic dayon automatic din wag tang tanan. No, never you go nag declare diri sa akong program nga ang imong sakit ugma wala na, uli ana ka or pareha bag mga pain reliever nga ay wala na koy sakit, wala na sakit akong tuhod. No, this is not a pain reliever. Pero ang pag inom kada adlaw, engineer, nga mauna ni ang imuhang way of life, but pasabot ang way of life, nabatasan na nimo kada adlaw ang pag-inom o tubig gikan sa atong water machine, plus sa atong mga produkto, Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee, Sick Virgin Coconut Oil, SNC Vegetable Capsule, Flux Probiotic Soap, Skyscrapers Beauty Soap, o gubang pa mga produkto na to, pagkanindot sa imuhang kuha nimo, gidesign nimo sa imuhang lawas nimo. Oh. Imagine. Pasalamat sa Ginoo nga sa usa ka tuig mga higala wa ka makasulod og ospital. Oh, pasalamat kay engineer nga wala ka magsulod gawa sa ospital karong sa mga duha ka tuig nilabay. Imagine daghan nang namatay sa COVID. Ah, pila ka tawo ang nangamatay sa virus pero tanawa ikaw engineer. Ah, nagkabatanon sama nako. Oh. Now, nga wa gyud ta makasulod simba ko lang, wa gyud ta kahigda og mahal nga higdaanan sa ospital. Thanks God. Nga wa gyud ta magkasakit nga ni sud gawas ta. Ang uban engineer sud gawas naglisod pag ginhawa. Imagine na, engineer, sulod sa walo katuig na mong gamit sa water machine, mauni ang amo ang doktor sa among kinabuhi. Walay na ospital na mo. Walay na sakit na mo ng mga grabe. Ang tanan ng mga laboratory result, normal tanan. Imagine, asa ka na. Pagkadakuas, grasya eh. Unsa man imo nang gahigda ka diha sa imuhang minilyon nga kwarta, unya, ang imuhang lawas, tandugo nun, unya, gituslok pa ng imuhang ilong og duha ka tubo diha sa unsa na binayran nga oxygen engineer. Imagine na ka engineer, gaginhawa ta way bayad. Na ay mga pasyente karon kada minuto gabayad sa ilahang ginhawa. Ha? Huh? Muna pasalamat gyud ta engineer nga kining atong ilong dagko og lungag. Kay og magginhawa ay lang og oxygen lang nga kinahanglan. Taas kay tag gininhawa. Di yun ta maalkansi. Muna pasalamat yugos Ginoo nga kini akong ilong dagkog lungag kay daghan kitag hangin nga mahanggab engineer. Oh, nasabtan ninyo. I hope nga kini ako adili ni ingon nga pa kanang mura ba og paganahan ka aron mo palit ka og water machine. Di man maoy ako ang tuyo og tumong aron mamalit mo, pagganahan mo, bisag di tinuod. Kiniproven and tested na ni sa mga tao nga kining atong water machine, kinabuhi ni. Ikaw, engineer, dugay na mang kagagamit ang water machine. Muingon, bagyog ka nga bakakon ang akong machine, bakakon kining ato ang pagsulti ninyo sa binibisyo. Ikaw mismo, saksi ka nga duna kay gipainom ng mga tao og tubig diha nakita ang nindot nga resulta. Unsa to sa una nga katong maglinya ang magpalit og tubig nimo didto sa asa to nga lugar. Nya na atoy unsa to bata nga naa man toy naluwas nga bata tungod lang sa tubig. Nya siging ka ospital. Oh. Imagine na ka ana. Ana ka powerful, inana ka milagroso kining atong water machine. Kamo, mangyamid lang mo, okay ra mo na. Mas maayo man ganin nang di mo mutuo nago aron daghan ang maigo og mga sakit-sakit o di daghan tag customer engineer. Mga bitaw na nga usahay ng ubang mga doktor mag-guol gyud nga. Wa na may bisita-bisita ni mga pasyente na to diri nga na, manirado na lang ta ni atong clinic kay wa nay pasyente. Hmm. So
usahay makaingon ta engineer nga og naay pasyente nga gahi og ulo, murag makatabang pud sa atong paginabuhi. Kay kini mga gahi og prinsipyo nga dili manuo, maigo ni og sakit, magpakonsulta magyud ni. Unya pila may bayad og magpakonsulta engineer sa doktor? 500, 600. Wa pa nay tambal ha. Oh. Ya dire sa atong programa gusto libre tanan. Naglibog ko engineer. Pareto na ipasyente siya. Dako na kay may gasto sa ospital, sir. 2 million na among nagasto. Hurot na tanan among kwarta, nabaligyan na mo ang among kabaw, kaligyan mo yuta. Wa na gyud na maogya po ang amo ang pasyente kamatyon na. Unsa may mga dahon-dahon nga pwede namong lagaon o ipakaon na ni among pasyente nga 2 million na ang among nagasto. Oh, nagsige pa siya og pasiatab nga 2 million iyang gasto niya, di kapalit og i-recommend na ako ng mga iko pagpalitan ni ma'am. Ano yung palitan ni? Water machine, bla bla bla. Ay, wami kwarta. Oh. Oo na, di ha. Inigabot din sa mga inaning pamaagi ha, mga natural, way kwarta. Oh. Gusto ninyo, libre tanan. Kung siya libre, wak mo na may libre rong panahona in town. Oy, swerte gani mo nga makadungog mo sa akong tingog nga naghatag ko ninyo og mga pahimangno, mga unsa para diha, mga impormasyon at least na amoy gamayng nakatunan, makapanalipod ta. Oh. Mabitaw na nga, uban pasagdi la na niya, ganahan yun siya mong kaughumba, pasagdi. Kaya inigkahiwi, anay ahang naong, ah, are, manggihapon na nato, padung. Di ba? Naitaw, pala itong usag ka pasyente, engineer, giinsulto ko. Gidala sa iyahang igagaw, engineer, kay naluoy siya, kay siging ga-dialysis. Niya kay taga-custom ang engineer, naghan yung kwarta. E siya, di kumutuan ang mga water machine, mga natural diha. Paano man dahil umugasto kong pila ka million risa akong pagpa-dialysis? Mga bitaw nagpa-dialysis ko para makainom ko kada adlaw og beer. Mga bitaw nga na ako'y maintenance para makakaon kung unsay gusto nako. Gahia lagi pa sabton engineer siya, ah, ako di na kumutuan ang mga inana. Mga bitaw na ako'y kwarta. Pero naluoy na ang iyahang igagaw kay galuspad na siya. Pero taas lang gihapon garbo engineer kay taga-custom gud. Daggo biya kayo kuampod. Ay, ambot lag, buhi pa ba to? Iko nga, ang akong gibuhat, engineer, wa na ko makigtubay niya. Iningo na lang ko, sir, excuse me, busy kayo ko ha, kanang mulakaw sa ako, biyaan sa tika diha. Sige ko, makigdibati ko, mamugos yugo nga, palito, palita, palita, unya, di mang yung gamutuo. Sa akong una-una, ganong gidalam na ni mo diri, ma'am, ang imuhang imong pasyente nga gahi kay ni pasabton. Oh. Ya, yeah, wan tay gung oras mong higala. Wa biya ko mga saba ha. Nga ako lang punto diha nga. Ang pag-amping sa atong panglawas makatabang kini nga dili mag antos ang imong pamilya ug imong kagilingon sa umabot nga adlaw. Mao man siya, prevention is better than cure mong yuna. Okay, dagan salamat ug mayong pagpaniudto kanatong tanan. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas, Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.